ako na lang dyan. Parang ordinary day lang sa school. I went out kasi every lunch break, nalalabas ng school, pupunta dun sa bahay ng pinsan ko. Tapos dun kami magla-lunch. After having lunch, babalik na ako ng school. So paglabas ko ng building, lumapit sa akin yung isang mama and talagang totally hindi ko siya kilala. Miss, sabi niya ganun, diyan ka ba nag-aaral? Sabi ko, oho, kasi merong nagnakaw ng mga estudyante sa Montemart. And katulad ng mga uniform mo, gusto ko sana namin papuntahin doon para interviewin ng mga polis. So nung at the time, syempre 10 years old, I was really scared na pag hindi ako sumama nito, ikukulong ako. Sumama ako. Lakad namin from yung avenida, yung haba ng avenida na yun, papunta doon sa supermarket na yun. And then pumasok kami ng elevator. Bunin mo, pati. Bakit po? Sinabi ng ubat? Bakit po? Ubat! Bilis! Ubat po! Bakit po? Huwag kang magsusumbong, ha? O di papatayin kita. Naglalakad ako in a state of shock. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero nakarating ako, nakauwi ako dun sa bahay ng pinsan ko. Pagdating ko dun sa bahay, nakita ko nagbi-bleed na pala ako. And then umiiyak na yung pinsan ko nung nakita niya. Tapos anong ginawa sa'yo? Anong ginawa sa'yo? Tapos sinabi ko nga ganyan. Tapos she called my mom, tapos my mom came over. Tapos iyak siya ng iyak. And then, syempre, we have to go to the police. So we went out. Pero pagdating dun sa kanto na where he picked me up, parang I saw this man na naka-yellow, bigla akong natakot. So, nag-back out ako, parang medyo tumakbo ko ng konti. Hinabol ako naman, bakit? Sabi ko, mama, nandyan siya. Tapos iyak na ako ng iyak. Agad namang ipinamedical legal nila si Jovelyn sa National Bureau of Investigation. After that incident nga, nagkaroon ako ng phobia. Whenever I see a person na nakadilaw, tapos lalaki, natatakot ako agad. Masusing pagmamanman at pag-iimbestiga naman ang isinagawa ng operasyon ng mga pulis upang mahuli ang gumahasa kay Jovelyn. Subalit wala rin nangyari dito. Sa pagdaan ng mga araw, palabo ng palabo ang hustisyang inaasam ng pamilya ni Jovelyn. Awang-awa man sa anak, walang magawa ang ina ni Jovelyn kundi ipagdasal ang nagsamantala sa anak at libangin na rin ang sarili sa paghahanap ng tunay na kapayapaan ng kanilang pamilya. Yung suportang binigay sa akin ng mother ko all throughout those years is yung love niya, talaga yung care niya, talagang gusto lang niya na wag mo nang isipin yung nangyari sa iyo or whatever ganyan, basta mahal kita, itong pagmamahal ko. Nakatulong din ng malaki kay Jovelyn ang pagiging involved niya sa simbahang kinabibilangan ng kanyang pamilya. 12 years old ako nung nakilala ko ang Panginoon. We attended a youth camp. Basically, talagang naging active ako sa church activities. Parang siguro yun yung naging diversion ko na ito yung nakakapagpalakas sa akin. Magkagayon man, hindi pa rin mawala sa isipan ni Jovelyn ang madilim na nakaraan ng kanyang buhay na kanyang daladala hanggang sa paglaki. Ang feeling ko sa sarili ko, ang pangit-pangit ko. So I was really, really insecure. Magkukwento yung mga klase ko about boys, kanyan. Ako rin siguro magkakaroon din ng crush, pero hindi ako ganun kaligawin. Whenever I would go home from school, tapos meron dyan yung mga mama, ganyan, babastusin ka, lalo akong nagiging insecure na, bakit? Bastusin ba talaga ako? Kaya siguro nangyari sa akin yun, kasi mukha akong bastusin.